Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang tigas ni Buakaw at ang pahayag ni Wonderboy. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So kilala nga po natin ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao bilang isa sa may pinakabrutal na ab workout. Ito po ay upang kayanin niya ang lahat ng ibinabatong suntok sa kanyang bodega ng mga kalaban. Bukod sa 2,600 sit-ups per day na ginagawa ni Pacman, ay sikat na sikat din ang workout nito na nagpapapalo siya ng stick sa kanyang katawan. Ang workout na ito ni Pacquiao ay napaka-epektibo talaga, na siyang dahilan kung bakit madami ng boksingero ang gumagaya nito upang patigasin din ang kanilang mga bodega. Subalit tila tinapatan nga po ito ng Muay Thai legend na makakasagupa ni Pacquiao sa susunod na taon na si Buakaw Bangkamek. Ito po ay matapos ipasilip ni Buakaw sa publiko kung gaano katigas ang kanyang pangangatawan sa pamamagitan ng nagpapasuntok ito ng napakadaming beses sa kanyang abs. Bukod dyan ay kapansin-pansin din talaga na batak ang katawan ni Buakaw. Kaya naman madami ang nagsasabing Pinoy boxing fans na posible daw na hindi talaga ito tatablan sa mga suntok ng ating pambansang kamao. Lalo pat kilala si Buakaw bilang fighter na may napakatigas na panga. Pero bagamat nga po isang exhibition fight lamang ang kanilang laban, ay positibo po ang reaksyon ng mga fight fans sa balitang magtutuos ang dalawa. Ito po ay dahil parehong lehitimong legends and world champions sa dalawang ito. Hindi kagaya sa nakasanayan ng mga fans na exhibition fight sa pagitan ng mga boksingero laban sa mga YouTubers na siyang umaani talaga ng mga batiko sa publiko. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga pong manalo ng ating pambato na si Top Pinoy Prospect Carl James Martin kahapon via lopsided unanimous decision kontra sa dayong African fighter na si Oscar Duque, ay natanong naman po ito ng ating kaibigan na si Pau Salud ng Pauka Sports kung handa ba siyang labanan ang angas ng Pinas General Casimero. At dito nga po ay sumagot si Wonderboy na wala naman daw yun sa kanyang problema. Paliwanag ni Martin na kung ano naman daw ang mapagpasyahan ng kanyang kampo ay yun umano ang kanyang paghahandaan. Basta nagfo-focus lang daw siya lagi sa ensayo. Bukod dyan ay sinabi din ni Wonderboy na sa katunayan umano ay handa na siyang lumaban para sa isang world title fight kontra sa mga world champions ng dibisyon. Subalit kailangan daw nating intindihin na may mga prosesong dapat sundin pagdating sa rankings. Kailangan daw natin respetuhin yung mga nauna. Pero kung siya daw ang mapili ay game na daw talaga siya. Narito po ang pahayag niya courtesy of Pau Salud of Pauka Sports. Ko lang may isang sikat na super bantamweight kasi mero. Kung sakali bang ma-match up ka doon, ano ba? Okay lang ba 'yon? Wala naman po problema 'yon. Kung anong mapagpasyahan ng team ko, 'yun ang paghahandaan ko. Pwede naman po sa lahat anong aspeto mangyari sa akin. Go lang, ikaw na. Decision ng team ko. Focus lang ako sa training and then go. Ilang laban pa sa tingin mo bago ka makalaban sa mga kumari, Marlon Tapales, na Kuya Inoue, mga world champion? O kaya lang na ba kagad next fight? Kung ako tatanungin, sa bagay ako na tinatanong, okay lang, ready na ako. Okay. Ready naman po ready ako, na pala. Pero yun nga lang, aminin natin sa hindi, merong proseso na dapat natin sundan. Pagdating sa ranking, hindi naman pwedeng laban ang pagdating doon. Respetuhin natin yung mga nauna. And then kung ako yung mapili, bakit hindi po? Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga